Sabay-sabay tumigil ang bunganga ng mga chismosang nakatambay sa tindahan ni Manang Lolit nang lumapit ang dalagang kakalipat lang sa isa sa mga pintuang paupahan sa tapat ng tindahan ng matanda. Bagamat nakatuon sa iba't ibang direksyon ang mga muka ay hindi mapigilang magnusuan at mag-usap gamit ang mga mata ng tatlong babaeng nakitambay sa tindahan. Mga pagtaas lang ng kilay ang senyasan at pagkibot ng mga busag ranguso na hindi napapasma sa panglilibak at pang-aalipusta araw-araw sa mga taong minamales maging paksa ng kanilang huntahan. Mr. Clean nga ho, isang bareta na, dalawang lata ho ng Samba corned beef, tsaka patatas na rin ho. Padagdag na rin ho ng Pritos ring, tsaka pompom, tig-apat. Mahina, ngunit dahil napakatahimik ng paligid, ay tila lumakas ang boses ng dalaga. Agad itong nagbayad ng dilaw na perang papel. Kakalipat mo lang dyan, ha, no? Wika ni Manang Lolit. Ngumiti lang ng tipid ang dalaga, bago tahimik na kinuha ang lahat ng pinamili na nilagay ng matanda sa plastic bag. Nang masuklian ay agad rin naman itong umalis. Nang tuluyang makapasok ito sa pinto, ay sakalang na-deprose ang tatlong ginang, nakahanap ng bagong topic. Mag-isa lang daw, sabi ni Aling Loring. Wika ng isang chismosang nagngangalang siya, ang presidente ng mga chismosa sa lugar nila. Oh? Mag-isa lang as in? Aniibit, ang vice president ng samahan. Oo. Ang sabi na mamasukan daw dun sa isang malaking bahay sa Christemar Subdivision. Ani Lume naman, ang sekretary. Anong trabaho? Kitulong? Eh napakaliit lang ng sahod nun ah. Paano niya nababayaran yung upa dyan? Eh mukhang sa morena niyang kutis, eh hindi niya kayang bumili ng papaya soap. Ani Shai muli. Kabit yan. Sos, kung hindi kabit ng among lalaki na pinapasukan, malamang kabit yan ng isang may kayang lalaki at pupusta ako, masyonda yon. Agaw naman ni Lumen. Sa bagay, may katawan rin naman siya. Malaki ang hinaharap. Ani ibit. Tumango-tango si Shai at tinuro ang huling nagsalita ng paulit-ulit. Tama ka dyan, Mars. Yan ang gusto ng mga lalaki, di ba? Yung nalulunod sila. Tama ka talaga dyan. Anito. Ang balita ko pa, may aso daw yan nakasama sa loob, pero hindi ko naman naririnig kahit katapat lang ng bahay ko. Ani ibit. Oh, baka naman mabait yung aso. Sabagay, maingay lang naman ng aso kapag may nakikitang ibang tao, di ba? O kaya ibang hayop. Hirit naman ang isa. Oo, nakita ko yan nung linggo. Nilabas yung aso, itim at may kalakihan. Naka-leggings ang bruha, naka-rubber shoes, may tali yung aso, nakita ko pa eh. Pero hindi kadena. Tapos nung binati ko at tinanong ko kung saan pupunta, aba, iwo-walk niya raw yung aso niya. Piling mayaman, eh sa squatter lang naman siya nakatira. Akala ata niya, sa Ayala siya lumipat. Sausaw ni Manang Lolit, ang founder ng samahang chismosa. Nagtawanan ng sabay-sabay ang mga bronkilda. Ano? Iwo-walk? Anong termino yun? Nakuha ba niya yun sa mga amo niya? Ambisyosa naman? Ina-adapt ang lifestyle ng mga among mayaman? Komento ni Ibit na ang duster ay maganit at halatang hindi kayang palitan, kaya nanlilibak na lang ng tao. Talaga ho, may parabers shoes pang isputing ang loka? Social climber? Segunda naman ni Shai. Lumakas ang tawanan ng mga chismosa sa tindahan ni Manang Lolit, ang epicenter ng chismisan at kwentong puro panlilibak sa lugar na nalipatan ng dalagang si Vanessa. 200, bigay mo sa akin! Wika ni Mang Pido sa dalagang papasok sa may kasikipang eskinita. Alas 7 na ng umaga, linggo. Kakagaling lang sa pagpapawis ng dalaga at ng alaga nitong aso. Nagjogging, gawain tuwing linggo at walang pasok. O minsan, kapag maaga siyang nagigising. Tila walang narinig ang dalaga,
Tinuloy-tuloy lang ang paglagpas sa nagsiset up na table ng mga lasenggero. Is na Vera si Miss? Bati naman ng isa nitong kainuman na mukhang hindi magpapahuli ng buhay. Pinigil ng dalagang sagutin ang mga lalaking nangantsaw. Bago siya rito, kailangang hindi siya mapikon. Isang katangi ang pinag-aaralan na niya talaga ngayon. Nang makalagpas sa 2 tumpok ng mga kalalakihang karamihan ay malalaki ang tiyan at halatang naranasang makulong sa punto ng buhay nila, ang tindahan naman ni Manang Lolit ang bumati sa dalaga. Oh, kamusta ang jogging, Vanessa? Bati ng pounder ng mga chismosa sa lugar na iyon. Isang tipid ng ngiti lang ang binigay ng dalaga bago binuksan ang binto. Pinapasok muna ang aso bago siya sumunod at maingat na sinira iyon. Nang araw na iyon ay absent sa pwesto si Ibit at Lumen. Tanging si Shy at si Lolit lang ang nagpalitan ng makahulugan tingin, sabay pang nagagikikan. Sakalang tinanggal ni Vanessa ang malaking walking leash ng alaga, agad itong tumungo sa stainless bowl na nilalagyan ng tubig at pagkain ngunit wala iyong laman. Laylay ang dilang tumingin ito sa amo. Oo, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Alam mong bawal uminom agad, diba? Pahinga ka muna ng ilang minuto bago kita bibigyan ng tubig. Tila tao nitong kausap sa alagang tumungo sa isang sulok at umupo. Abot-abot pa rin ang paghingal. Binuksan naman ng dalaga ang bentilador at tinapat sa humihingal na aso bago naghubad na ng sapatos at nagpalit na ng pawisang damit. Alam niya ang mga salitang binibitawan ng mga bagong kapitbahay. Sadyang wala lang siyang malipatang malapit sa pinaglilingkuran. Ito lang ang paupahang hindi nagdalawang isip na tanggapin siya. Tuwing nag-i-inquire kasi ang dalaga ay tinatanghihan siya kapag sinasabi niyang may alaga siyang aso. Ayaw naman niya magsinungaling sapagkat na-train man niyang hindi mag-ingay ng walang dahilan ng alaga. Hindi niya masisisi kung husgahan si Blackie sa itsura nito. Mixed breed ng Labrador at Doberman Pinscher ang alaga niya si Blackie. Namana ang katawan ng lab at muka ng Doberman. May kabilugan rin ang katawan nito kaya madalas niyang iwalk. Yung huli nilang tinirhan kasi ay masyadong inispoiled ang alaga niya ng isang matendang cat lover. Panay pakain. Nagkaroon lang siya ng problema sa isang kapitbahay kaya napilitan siyang lumipat ng tinutuluyan. Nangihinayang siya sa dating inuupahan. Maganda sana ang pwestong iyon. May court na laging natatakbuhan ni Blackie kapag naglalaro sila ng fetch. Masakit man sa loob na iwan ng kapitbahay na matanda, kailangan niyang lumipat. Ayaw niyang tuyoin na naman at maging salbahe. Nakakapagod rin kasing laging maging kontrabida. Sa ngayon, tiis muna siya sa lugar na nalipatan habang naghahanap ng mas maaliwalas na lugar. Ayaw niyang tumagal rito sapagkat alam niyang lalong matitrigger ang pagiging demonyita niya. Sinunod niya ang payo ng matandang cat lover. Hanggat bata pa siya, pilitin niyang maging matuwid. Dahil lahat ng ginagawa o ginawa niyang mabuti o masama, 3 beses ang balik. Manang Lolit, 4 na beer na beer nga. Palista na lang. Samahan mo na rin ang mga ilang chichirya dyan. 6 pido habang pabirong tinatapik ang balikat ni Ibit. Panay naman ang palis ng babaeng chismosa sa kamay ng lalaking mukhang siyam na buwang buntis. Na tuwing Linggo ay laman ng iskinitang iyon. Nagsusunog ng baga. Pahinga sa 1 linggong pagbabanat ng buto sa construction site na pinapasukan. Para kang tanga, kakabayad mo lang kanina, utang ka na naman. Reklamo ng pounder ng mga makakatingdila sa lugar na iyon. Oh, eh malaga naman nagbabayad ako ah. Bigay mo na kasi. Sagot nito sa naiiling na lang na tindera. Hindi niya matanggihan ito. Ilang beses na rin kasing hinataw ni Pido ang harapan ng tindahan niya kapag lasing. Wala rin namang kwenta kung laging ipapabarangay sapagkat takot ang mga lupon rito. Habang naghihintay ng mga inutang ay
Saglit sinuyod ni Mang Pido ang paligid. Nakita sa isang tabi ang dalawang chismosang si Shy at si Lumen, naglalatag ng mga bingo cards. Kano isang card ngayon, Shy? Tanong nito. Umirap lang ang tinanong. Makairap ko, parang di tayo nagbaybayan dati ah. Kantsaw nito. Hindi umimik ang kinakausap. Tigil-tigilan mo na nga yan si Shy. Pakagirahin na naman kayo ng asawa mo, Pido. Sagot naman ni Lumen. Ngumisi lang ang siga ng eskinitang iyon. Sakto namang bumukas ang pintong inuukupan ni Vanessa. Naglabas ito ng ilang nilabhan damit at sinabit sa sampayan sa tapat ng kanyang pinto. Dahil bukas ang pinto, nakita ng lalaki ang asong naglalaro ng bolang tumutunog. Natawa ito. Ayos yung aso mo ah, may laruan pa. Parang bata ah. Bati nito sa dalagang tipid lang siyang initian. Ano? 200, benta mo sa akin yan. Maraming putahe ang magagawa dyan. Anito. Bagamat hindi umimik, kita ng ilang nakamasid ang biglang pagdilim ng mukha ni Vanessa. Isang natural na reaksyon ng kahit sinong pet lover na hindi tatanggapin biro ang binitiwang mga salita ng siga. Piniling hindi ito patulan, agad na lang itong tumalikod at sinara ang pinto. Ang suplada! Akala mo naman kaputian! Parinig ni Shy. Nagtawa na ng ilang naroroon ngunit ang sigang si Pido ay hindi natinag sa pagkakatitig sa pintong sarado. Bago sa kanya ang ganon, ginagala ang aso at may makulay pang tali. May laruan at tila tao kung ituring ng dalaga. Ang alam niya lang kasi sa aso ay pinapataba, kinakatay para pulutan tuwing Linggo. Bahagya rin siyang nainis sa dalagang bagong salta, hindi nangingilag sa kanya. Mukhang kailangan ito ng sample ilang araw mula ngayon. Hapon na nang muling bumukas ang pinto ni Vanessa, nagsamsam ng sampay. Saglit pinagmasdan ng mga nagkalat na batang panay ang hagaran sa paglalaro. Dahil bahagyang nakaawang ang pinto, sumilip si Blackie. Pinanood ang amo sa ginagawa. Kagat ang bola nitong tumutunog, isang bata ang petakbo sa kinaroroon na ni Vanessa. Nakita ang asong may kagat na laruan, napatigil at nagwika bigla. Hala, ang galing! Anito, hindi mapigilan ni Vanessa ang mangiti. Hoy, Nins! Tignan mo yung aso, oh! May kagat na laruan! Tawag nito sa isang kalaro na tumigil rin at namilog ang mga matang pinagmasdan ng aso. Ang galing! Ulit muli ng batang unang nakapansin kay Blackie. Malamang walang sakit. Papiloso pong wika naman ng batang sinin sa kalaro. Isang kasing edad nilang batang babae naman ang lumapit rin. Hoy! Ano bang tinatangan niya? Hala! Hindi maiwasang wika rin ito. Kiniling ni Blackie ang ulo, lalong napanganga ang tatlo sa pagkakamangha. Sabay-sabay pang nagwika ng ang galing ng tatlong paslit. Siyempre, walang sakit. Ani Vanessa naman, ginaya ang sinabi ng isang paslit. Nalipat ang mata ng tatlo sa dalaga na nakangiti bago nagwika. Siya si Blackie. Gusto niyong hawakan? Alok niya. Hindi po siya nangangagat? Tanong ni Nins, umiling ang dalaga. Hindi, mabait yan. Basta huwag lang sasaktan. Paliwanag ng babae. Lalong nilakihan nito ang pagkakabukas ng pinto. Pinakita ang alagang nagkakawag ng buntot, kagat pa rin ang bola. Naunang humakbang si Sid, ang batang unang nakapansin kay Blackie. Alangan man, dahan-dahan itong nilahad ang kamay upang haplusin ang ulo ng may kalakihang aso. 10 holen, pusta ko, kakagatin ni Blackie yan, kasi mabaho siya eh. Anang batang babae na nagngangalang Beng. Sige, 3 dangkal ng text naman na Goose Fighter, hindi siya kakagatin. Pusta naman ni Nins. Natawa si Vanessa sa kabibuhan ng tatlo. Blackie, si Sid, si Nins at si Beng. Mga friend yan. Anang dalaga sa asong tumayo at binitiwan ang kagat na bola.
Nilabas ang mahabang dila at bahagyang sinalubong ang batang nakaabot pa rin ang kamay. Kiniskis ni Blackie ang muka sa marungis nitong mga daliri. Napahagikik ang bata, lalo na nang dilaan ang kamay nito. Nakiliti. Natuwa ang dalawa, agad sanang hahakbang si Beng ngunit pinigilan ng kalaro. Jolin ko ha! Paalala nito. Nang tumango ng sunod-sunod ang batang babae, ay inunahan nito si Beng na lapitan ang malaking aso. Laruan po niya yan, te? Tanong ni Sid sa bolang kasang laki ng melon at tumutunog tuwing kinakagat ni Blackie. Tumango si Vanessa, tinuro na marunong maglaro ng fetch ang alaga. Pinakita pa ng dalaga kung paano. Kinuha nito ang laruan at bahagyang hinagi sa loob ng bahay. Agad naman itong tinungo ng aso at kinuha ang laruan. Muling bumalik sa naghagis. Lalong namilog ang mata ng tatlong bata. Nakasumpong ng isang larong hindi pa nila nararanasan kahit kailan. Kay Sid unang binigay ng dalaga ang bolang basa ng laway ni Blackie. Walang pandidiring inabot iyon ng paslit at hinagis. Agad tumakbo si Blackie. Kinuha ang laruan at inabot sa bagong kalaro. Saglit lang, nag-aagawa na ng bolang laruan ng tatlong bata upang ihagis at muling ibalik ng kinikilig naman na aso. Natawa si Vanessa. Agad sinaway ang tatlo at sinabing salit-salita na lang ang paghahagis ng laruan upang hindi magkapikunan na sinunod naman ng mga paslit. Nasa kasarapan ng paglalaro ang mga bata at ang alaga ni Vanessa nang silipin sila ng landlady na si Aling Loring. Binati sandali ang dalaga at natutuwang pinanood ang mga paslit na kalaro ang aso ng bagong lipat niyang border. Magaan ang loob ni Vanessa sa landlady niya. Hindi ito chismosa at ginugugol lang ang panahon sa mga halaman nitong sari-sari. May muluwag kasi itong bakuran at hingian ng oregano, malunggay at pandan ng ilang kapitbahay nila. Isang umaga ng Lunes, papasok na sa eskinita si Vanessa. Muli, galing sa pagwawalk ng alaga. Sabik na sinalubong ito ng batang si Beng na patalo na sana sa larong Chinese garter. Malayo pa lang ay nakilala na agad ito ni Blackie. Bagamat nakalaylay ang mahabang dila sa hingal ng mahabang nilakad, panay pa rin ang galaw ng buntot nito, nasasabik sa paglapit ng isa sa mga bagong kalaro. Agad niyakap ni Beng ang matabang aso, hinalikan pa sa noo. Nakangiti lang na pinapanood ito ng dalagang tinatanong kung nasa naman ang dalawang batang lalaki. Pumasok po sila sa school, pang umaga po sila ate. Sagot naman ang bata. Hoy Beng! Baka kagating ka niyan! Komento ng isang may edad na babae, hinuhusgahan ng malaking aso sa itsura at laki. Hindi ito pinansin ng bata na panay ang hima sa likod at leeg ng aso. Ang ilang taong naroroon ay hinawakan ang anak o paslit nila na naisa nang lumapit sa asong dala ng dalaga. Kesyo nakakatakot raw at baka mangagat dahil nga malaki. May narinig pang canine daw ang aso at delikado. Dapat raw ay hindi pinapalapit sa bata. Sanay na si Vanessa sa mga komentong iyon. Natural talaga nakatakutan ang mga asong iba ang laki sa karaniwan. Idagdag pang namana kasi ni Blackie ang mukha ng tatay nitong Doberman. Hoy! Tawagin mo si Ibit! Sabihin mo awatin yung anak niyang panay ang kunyapit sa aso! Diyos ko, baka mapikon yung aso sa pangin yung bata! Anang isang mahaderang matanda. Napanay ang kaska sa bawat braso na animo ba ay kinikilabutan sa nakikitang tagpo. Sinipat ni Vanessa ang matanda. Hindi napigilang sumagot. Anak ang turing niya kay Blackie at kung dudutsain man ito, mas doble ang sakit na mararamdaman niya. Nahiya naman ho ako sa itsura niyong mukhang pitbull. Inis niyang sagot. Bumuka ang bibig ng matanda ngunit inunahan iyon ng dalaga. Hindi ho ako tanga na ilalabas at papalapitin ko ang alaga ko sa bata kung alam kong may ugali yung aso ko. Trained ko ho ito. Wala po itong nakakagat na bata o tao.
Hindi ho ganun kakitid ang isip ko para ipahamak yung bata, Ale. Uwi ka ng dalaga. Oe, paano mo nasabi yan? Eh, hayop yan. Hindi yan kontrolado. Pwedeng makakagat yan anong oras. K-9 yan, oh. Yung dala ng mga pulis na kumakagat ng braso, yung pumapatay ng kriminal. Sabat ng isang lalaking humpak ang bawat pisngi at panay ang kiskis ng mga ngipin. Naiiling na pinasadahan ni Vanessa na mapang-uring tingin ng lalaki bago sumagot. Kung K-9 na ibig mo sabihin na ay aso, tama ka. Pero kung K-9 na ibig mo sabihin trained ng pulis o sundalo para sa mga operasyon nila, lalo na sa pagsusuri kung may bomba o may drug sa paligid, mali ka. Kasi kung K-9 to, ikaw ang unang masisinghot itong amoy drugs at kung sakasakali, iti-turn over ka nito sa pulis. Anang dalaga bago maingat na inawat ang bata sa pagkausap nito sa alaga. Sinabi nitong sa ibang araw na lang lapitan si Blackie at ipapasok niya na muna sa loob ng kanyang bahay. Dahil paslit at hindi naman pansin ang umiinit ng sagutan sa paligid, tila batang kalaro itong nagpaalam sa malaking aso. Bago tumabi at hinatid na lang ng tanaw si Blackie na lumakad na palayo, gabay ng dalaga. Mula noon, mas maaga nang winowalk ni Vanessa si Blackie. Alas 4 na ng umaga. Alas 5, pabalik na sila ng inuupahan. Sa ganoong paraan, kukonti na lang ang taong gising at nasa iskinitang madadaanan ng mag-amo. Iwas usapin. Iwas husga. Dahil nga, alam na mga paslit na may trabaho si Vanessa at tuwing bukas lang ang pinto nila nakakalaro si Blackie, hindi sila kumakatok sa pintong sarado. Nagkasya na lang sa masugid na pag-aabang kapag may pagkakataong mabati saglit si Blackie kung naglaba o nagsasampay ang dalaga sa labas ng inuupahan. Kung kay Vanessa lang talaga walang problema na pumasok ang mga bata sa loob ng kanyang bahay o makipaglaro ang mga bata sa kanyang aso, sadyang naiinis lang siya kapag nag-uumpisa ng makiusyoso ng ilang ignorante at palahos ka sa kanyang alaga. Hindi naman kasi totoo iyon. 5 taon na si Blackie at kahit kailan wala pa itong nakakagat. Bihira itong tumahol at halos hindi nga alam ng lahat na may alaga siyang aso kung hindi lang niya ito nilalabas at ini-ehersisyo. Araw ng Linggo, mabigat ang pakiramdam ni Vanessa bumangon. May sinat siya at sinabayan pa ng buwanang dalaw na may kalakip na pagkirot ng puson. Naipagpasalamat niyang day off niya ng araw na iyon. Matapos maglinis ng katawan at magpalit ng damit, kumuha siya ng pera at lumabas ng bahay, bibili ng napkin at ilang kakailanganin sa maghapong iyon. Pagdating niya sa tindahan, sakto namang sulpot ni Mang Bido. Uutang ulit ng alak. Saglit, kinausap ang chismosang si Lumen na abala sa pagbalasa ng mga baraha. Initsahan ng pera ni Shai ang maliit na lamesang pwesto nila. Taya niya at umaasang lalago sa tong eats na sisimula nila. Habang si Ibit naman ay nagkukuto ng anak na panay ang singhot ng sipong green na ang kulay sa baradong ilong. Habang hinihintay rin ang pagtos ng mga cards. Nagdagdag ng biogesic si Vanessa sa tinderang abala sa pagsusukli sana nang sumingit si Mampido. 3 birna-bir nga man ng lolit. Samahan mo na rin ang mga chichirya tsaka 3 bote ng gin. Anito. Sumenyas ng sandali ang tindera ngunit pabirong hinampas nito ang pasimano. Sadyang nilakasan. Tanging si Vanessa lang ang hindi nagulat. Panaymura ni Manang Lolit at nilalumen sa tumatawa lang na siga. Nagpapapansin sa morenang dalaga na hindi man lang siya magawang tignan. Pagkaabot ng pinamili ay tumalikod na si Vanessa ngunit galit na napalingon ng isang malakas na hampas sa kanyang puwetan ang kanyang naramdaman. Ang nakangising si Pido ang gumawa. Matalim siyang tinapunan ng tingin ni Vanessa. Anong problema mo? Mahina, ngunit malinaw nitong tanong.
para lang alam mo kung sino ang dapat mong pakisamahan rito. Mayabang na wika ng lalaking may malaking tiyan na ani mo ba ay siyam na buwang buntis at may mukhang papasang kontrabida sa lahat ng FPJ films. Bakit? Sa'yo ba ang bahay na inuupahan ko? Nabili mo ba ang lugar na ito? Anang dalaga. Ako ang siga rito. Bago ka lang, matuto kang sumagot ng maayos sa akin. Utos ng lalaki. Papalagpasin ko tong kabastos mong ginawa sa akin. Sa susunod, pasensyahan na lang. Uwi ka ng dalaga naman bago tumalikod. Nagbulungan ng mga chismosa. Natulala si Manang Lolit. Naiwang nanggagalaiti naman ng lalaki na sa unang beses ay may babae sa kanyang sumagot at nagbabala. Lubos siyang nainsulto ngunit hindi niya nagawang bumawi. Linggo, walang day off si Vanessa dahil may kaganapan sa bahay na pinagsisilbihan. Maaga pa lang ay umalis na ito. Nagkataon naman na si Aling Loring, ang landlady, ay may lakad rin. Nag-anak ng binyag. At katulad ng dati tuwing Linggo, nasa tindahan na naman si Mang Pido, nangungutang ng alak na ilalaman na naman sa tiyan. Habang naghihintay ng alak at si Tsiryang nais makuha, napatingin si Mang Pido sa pintong inuukupan ng dalagang bagong salta. Naalala ang pagkapahiyang nadama. Tumungo siya sa pinto at kinatok iyon. Gusto niyang takotin ang dalaga. Alam niya kasing Linggo ang rest day nito sa trabaho. Walang sumagot na babae, tanging ang malakas at buong kahol ng aso ang kanyang narinig. Wala siya dyan! Nakita kong pumasok kanina. Bakit na naman ba, Pido? Anang may-ari ng tindahan na hindi naman nilingo na lalaking siga. Nakuha ang kanyang pansin ng kahol ng alaga nito. Napatingin si Pido sa mumurahing padlock na pinto. Gumisi. Madaling araw na nang bumaba ng tricycle si Vanessa. Hapong-hapo sa dami ng pinggan at basong hinugasan. Napakaraming bisita. Bagamat nagdagdag ng tao sa birthday ng amo, naginanap. Siya lang at ang tatlong kasambahay na stay-in ang maaring maglabas-masok sa loob ng bahay. Sa garden kasi ginanap ang kaarawan. May catering man, hindi nakontrol ang mga bisitang dumating. Bago maubos ang hinandang pagkain ay nagluto na ang kusinera nila. Tulong-tulong ang isang staff ng catering at dalawang tao rin ito. Kailangan may isang magbantay sa mga hindi naman halos kilala na nakakapasok sa loob ng bahay. Kalat lang kasi ang magagara at antigong gamit sa loob ng barangyang tahanan. Mahirap na rin. Sila lang namang mga katulong ang mananagot kung sakasakaling may mawala. Napakunot ng noo ang dalaga nang malapit na siya sa pinto sapagkat hindi ko mahol si Blackie. Alam ng aso niya ang tunog ng kanyang sandalyas na suot maging ang keychain na nilalabas niya mula sa bag na dala. Bagamat pagod, agad siyang nagmadali. Nang akmang isusuot na niya ang susi sa kandado ay natigilan siya sapagkat nadistrongka ang kinakabitan nito. Kumabog ng malakas ang puso niya. Nanginginig na tinulak ang pinto. Nakita ang mga bahid ng dugo sa sahig. Vanessa! Tawag ni Aling Loring ngunit hindi iyon pinansin ng dalaga. Walang Blackie na sumalubong sa kanya. Agad siyang pumasok sa maliit na silid. Wala roon ang alaga. Nahak! Tawag ni Aling Loring nang pumasok na sa loob ng bahay. Nangingilabot na tumitig sa dugo ang sahigang dalaga. Aling Loring, bukas ho yung pinto ko. Dinistrong ka. Pero train ko po yung anak ko. Hindi ho yung lalabas basta-basta. Wala ho siya rito. Anang dalagang palabas na sana ngunit hinawakan ni Aling Loring ang braso nito. Nak, si Pido, dinistrong ka yung pinto mo. Habol nito na kinatigil ng dalaga. Ano ho? Mahina ngunit
malinaw na sagot nito. Wala ako kanina, umatind ako ng binyag, kaya walang sumaway sa kanya. Pagdating ko kanya na, si Blackie. Tila tinulo sa kinatatayuan si Vanessa. Ang galit ay unti-unting umakyat sa kanya. Hindi na napigilan ni Aling Loring ang dalagang lumabas ng bahay na inuuko pa. Tuloy-tuloy sa labasan. Sigurado ang pupuntahan. Nakita pa niyang may ilang kahoy na may dingas, di kalayuan at isang kawang nakasalang. May niluto roon. Kaldereta. Ngunit ubos na. May pusang sinisimot pa ang ilang natirang sarsa roon. Panay ang agos ng luha ng dalaga sa puot na nadarama. Malalakas ang paghataw ng mga kamay na ginawa ni Vanessa sa lawanit na pinto. Hindi siya nagsisisigaw o nagsasalita. Inipon niya ang lakas. Panay kiskisa na nanggigigil niya mga ngipin. Nag-umpisang magbukas ng ilaw ng ilang kapitbahay. Nagkahula ng mga aso. May nagbukas ng pinto at bintana. Sinisino ang gumagawa ng malalakas na pagampas sa pinto ni Mang Pido. Ang may bahay nito ang nagbukas. Salubong ang kilay nito. Ano bang pro... Hindi na natapos ng ginang ang sasabihin dahil binalya siya ng galit na dalaga. Akmang susugod ang ginang na nasaktan ngunit tinitigan lang siya saglit ng dalaga. Nakinatigil niya sa pinaplanong pagsugod sana. Tila kasi hindi niya makita ang mukha nito, kundi tila ba naging kulay itim. Naging madilim. At ang mga pulang mata lang ang kanyang napapansin. Napaatras ang ginang. Hindi na niya naisipang umalma. Ang mga anak naman ni Mang Pido na nagising ay nagsimulang magsiiyakan nang silipin mula sa silid ang pumasok sa kanilang tahanan. Alam nilang babae iyon ngunit walang muka. Kulay itim ang aura nito at purong pula ang mga mata na nanlilisik. Sigurado ang mga hakbang pinasok ni Vanessa ang kaprasong silid na kinahihimlayan ng tulog na tulog sa pagkalasing na si Mang Pido. Lalong lumaki ang tiyan nito. Sa gilid ng kama sa isang pako, nakasabit ang collar ni Blackie. Bahagya pang may bahid ng dugo at sunog dahil sa apoy. Inabot iyon ng dalaga. Binulsa. Lalong nangalit sa puot ang dalaga. Agad dinakot ang buhok ng lalaki. Sinabunot niya ang mga daliri roon at paulit-ulit na inuntog sa plywood na dingding ang lalaking tulog pa. Malalakas. Sunod-sunod. Nang panglimang untog ay nagising si Mang Pido. Ngunit ng akmang gagalaw ang mga kamay ay pinasargo na ni Vanessa ang kamaong handa. Pinuntirya niya ang mukha nito. Ang nguso. Ang ilong. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan sa mukha ng lasing. Nais durugin ang mukha kung kakayanin. Patay gutom kang putang ina mo. Wala ka talagang sinisino, putang ina ka! Nanggigigil na wika ng dalagang tila sinaniba ng kung anong nilalang sa lakas ng mga suntok na pinapakawalan. Umigkas ang isang paa ni Mang Pido. Sinipa ang tiyan ng dalagang bahagyang nakayoko sa pagkakasabunot sa kanya. Tumalsik si Vanessa sa dingding na marupok. Nabutas iyon. Tila walang anumang tumayo ang dalaga. Hinatak ang 2x2 na nakapako sa dingding. Patakbong bumalik at agad hinataw sa mukha at sa ulo ng lalaki. Paulit-ulit. Ilang kalalakihan ang pumasok at kanya-kanyang awat sa dalaga. 4 na lalaki ang humawak sa kanya. Tigi-isa sa bawat braso at mga binte. Isang lalaki ang pinuntahan si Mang Pidong hindi magkagulapay sa mukhang nabugbog. Umalsa ang mga labing putok, bali ang ilong. Nakapikit ang isang matang dumudugo, ang isa naman ay tila lumuwa pa. Puro sugat ang mukha. Kung hindi pa niyakap ni Aling Loring si Vanessa ay hindi pa magpapaawat ang dalaga. Umiiyak ang matanda. Pangalan niyang may kasamang salitang anak ang paulit-ulit na winiwika. Sinugod sa ospital si Mang Pido. Nagreklamo naman sa barangay ang asawa nito. Nabaliktad naman ngayon. Ang siga ang dehado.
Hindi nagsasalita ang dalaga. Matalim lang na nakatingin sa lamesa at panay ang kuyom ng mga kamay. Si Aling Loring ang sumasagot sa mga tanong ng Lupon at ilang nag-iimbestiga. Hindi maiwasang humanga sa dalagang bumasag ng muka ng sigang perwisyo sa kanilang lugar. Panaydakdak ng asawa ng siga. Maliraw ang ginawa ng dalaga na pambabasag sa muka ng kanyang asawa. Ipapakulong raw siya nito kung hindi niya sasagutin ang mga gastos. Doon lang sumagot ang dalaga. Tumangge. Nabayaran ang gagastosin sa ospital. Hindi pa siya tapos na basagin ang muka nito. Bakit niya tutulungang gamutin? Nangatwiran siya. Sinabing ang lalaki ang nauna sapagkat pinasto siya nito at marami siyang testigo na hindi sinuportahan nila Manang Lolit at ng ilang kasama nito nang tanungin sila ng barangay. Labas raw sila sa gulong iyon. Halatang may pinapanigan. Ang siga. Isa-isang pinagmasdan ni Vanessa ang apat na chismosang inanyayahan sa barangay. Sigurado kayo, hindi nyo nakita na binastos ako ni Mang Pito. Uwika nito sa apat na lumikot lang ang mga mata. Malay ba namin? May kanya-kanya kaming ginagawa nun, no? Ani siya'y. Kung nabastos ka naman, hindi naman ako magtataka. Labas kaluluwa ka kasi kung magdamit. Segunda naman ni Manang Lolit habang pinapasadahan ng tingin ang t-shirt na maluwag at pantalong laging suot ng dalaga. Pangatawan na niyo yan. Mahinang wika ng dalagang nag-uumpisang dumilim na naman ang anyo. Nakulong si Vanessa kinaumagahan nang tumangging magbayad muli sa ospital. Ngunit bago maghapon ay piniyansahan na mag-among pinagsisilbihan. Bagamat sinabi ni Aling Loring ang lahat sa mag-asawang amo ng dalaga, hindi nakaramdam ng paghuhusga ang mga ito. Alam nila kung gaano ito magmahal ng hayop. Ang limang German Shepherds nila ay train ng dalaga. Hindi nagustuhan ang nangyari sa alaga nitong si Blackie. Bigay nila iyon sa dalaga dahil nga mahilig talaga ito sa hayop. Kung sila man ay ganun rin ang gagawin sa kumatay sa aso nila. Ang kwento ng landlady ni Vanessa base sa ilang nakasaksi pagdating niya galing sa Binyagan. Dinistrong ka raw ang kandado ni Mang Pido. Kumahol ang aso, ngunit hindi naman sumugod nang nabuksan ang pinto. May isang batang nakakita ng ginagawa ng siga. Nang mabuksan ang pinto ay kinuha raw ang isang 2x2 na dala. Nahulaan ng bata ang gagawin kay Blackie. Agad raw pumasok ang batang si Sid at niyakap ang malaking aso. Ngunit hinatak raw ni Mang Pido ang bata sa damit at hinagis. Nang makitang nahampas sa isang parte ng upuan ang batang isa sa mga kaibigan, ay nagalit na si Blackie. Kinagat sa hita ang siga na hinataw naman ang paulit-ulit nito. Nang tuluyang mawala ng buhay ang aso, ay kinatay at pinulutan. Pinagsalu-saluhan kasama ang ilang kainuman ng linggong iyon. Madilim pa rin ang aura ni Vanessa habang lula ng sasakyan ng among babae. Sinabi nitong sa bahay muna tumuloy at kunin na lang ang mga damit paglipas ng ilang araw. Tumango na lang ang naiiyak na dalaga. Napakaswerte niya sa mga among napiling pagsilbihan sapagkat hindi siya tinuturing na iba. Nang gabing iyon sa bahay ng mga amo ni Vanessa, madaling araw, nag-umpisang umalulong ang mga GSD, matinis at mahaba. Nagising ang ilang kasambahay maging ang mag-asawa. Naabutan ng among babae ang mga kasambahay sa kusina. Hala, may masama raw na ibig sabihin yan. Anang isang matanda. Totoo ba yon? Di ba natural lang naman sa mga aso na mag-howl? May moments na gano'n naman sila talaga, di ba? Parang yung mga beagle, natural howler sila, kahit wala namang problema. Anang among babae na abala sa pagtatali ng robang kakasuot lang. Lumabas ang isa pang stay-in sa bahay ng mag-asawang amo. Eh, sa probinsya ho namin,
May ibang kasabihan pag ganyan, ma'am. Anang isang dalaga naman. Masasaway ba yun? Tanong naman ito. Ewan ko. Sagot ng isa na nag-umpisa ng magtimpla ng gatas. Si sir nyo, naglagay na ng earplug sa tenga. Ayun, tulog na ulit. Anang among babae. Sabay-sabay silang napatingin sa pintong inuukupa ni Vanessa nang ito ay bumukas. Nangangalumata pa ang dalaga ngunit magalang na bumati. Sabay-sabing susubukan niyang patigilin ang mga alaga. May simpatsyang hinatid ng tanaw ng apat na babae ang nakababatang kasambahay nila. Alam na ng mga ito ang nangyari at nakikiramay sila sa pinagdadaanan nito. Sa likod bahay kung saan naroroon ang limang malalaking kulungan ng mga GSD, agad tumigil ang mga ito nang makitang paparating na ang dalaga. Tila mga batang umingit ng mahina. Ramdam ang pagdadalamhati ng paborito nilang tao. Tinanggal isa-isa ni Vanessa ang mga lock ng kulungan. Hinayaang makakawala ang mga asong trained niya mula ng tuta pang makuha ng kanyang mga amo. Tuwing ginagawa iyon ng dalaga ay laging nagsusumis ang mga ito o yung bang nagtatatakbo at sabik na naghahabulan, paikot-ikot sa malawak na hardin ngunit ingat na may paso o halamang masagasaan. Kahit na sabay-sabay na nagsusumis, kontrolado pa rin ang harutan. Ganon kagaling mag-train ng aso ang dalaga. Siya ang tinuturing na alpha ng limang GSD, ang kanilang pack leader. Ngunit, nang gabing iyon, kanya-kanya silang siksik sa sarili sa katawan ng nakaupong dalaga. Halinghinang dinidilaan ang mga luhang walang tigil na umaagos sa pisngi nito. Isang aso ang niyakap ng dalaga. Sinabunot ang mga daliri sa malalagong balahibo. Sinubsob ang mukha sa leeg ng aso at humagulgol. Binubulong niya ang pangalan ni Blackie maya't maya. Muling umungot ng mahina ang limang GSD. Kung makakapagsilita lamang ang mga ito, ay manunula sa kanilang labi ang pakikiramay. Kilala nila si Blackie, ang pinakapaborito nitong alaga, bukod sa kanila. Bukod sa delakase ni Vanessa ang amoy nito sa damit at tsinelas na suot, nakakasama nila ito minsan sa long walk. Hindi sila nag-away-away kahit minsan sapagkat ayaw iyon ng dalaga. Tuwing may sutil sa kanila o hindi nakakasunod sa command ni Vanessa, ay may pitik o mabilis silang pag-choke sa leeg gamit ang kanya-kanyang choker. Isang paraan na parusa ng dalaga. Natural iyon upang matuto sila. Ngunit kapag natuwa naman, masasarap na treats ang binibigay nito na labis nilang kinahuhumalingan. Gaganti tayo. Hindi pwedeng hindi. Gaganti tayo. Bulong ni Vanessa sa kanyang mga alaga. Dalawang araw rin bago nakalabas ng ospital si Mampido. Nagkabaon-baon man sa utang ang lalaki sa ginastos na pagpapagamot, hindi naman nabawasan ang kayabangan at pagkasiga nito. Kahit may tahi pa sa mukha at umiinom pa ng gamot, ay nagawa pang magmumog ng gin habang nakatambay sa labas ng kanilang bahay. Nang hapong iyon dumating naman si Vanessa. Kukunin na ang mga gamit. May tricycle na naghihintay sa pinakalabasan. Tinanong ng mga amo kung kailangan pa ba niya nakasama ngunit tigas tanggi si Vanessa. Kaya na raw niya. Ani mo ba ay artistang napadpad sa iskinitang iyon? Naglabasan ang mga taong nasa loob ng bahay. Tumigil ang ingay. Lahat ng mga taong may kanya-kanyang ginagawa ay tumigil. Nakamasid sa dalagang bagamat may kaliitan ay nagawang paputukin ang mukha ng siga sa kanilang lugar. Tuloy-tuloy lang sa paglakad ang dalaga. Di alintana ang mga matang nakasunod. Akmang tatayo si Mampido at sasalubungin ang dalaga ngunit agad siyang pinigilan ng ilang kalalakihang malapit. Panay ang paalaala na babae ang nais niyang saktan. Baka sa kulungan naman siya dumiretso ngayon. Idagdag pang dumating sa kanilang kaalaman
na hindi biro ang mga amo nito. Bukod sa mapera, ay abogado pa pala parehas. Nang tuluyang matapat sa lalaki ang dalaga ay ninisihan ito ng siga. Sabay sabing pasalamat siya at maraming umaawat. Bagamat walang sinabing anuman, basa ng lahat ang puot sa mata ni Vanessa nang ito ay lumagpas sa kanila. Natigil ang pagkalog ng tambiolo na hawak ni Lumen. Lahat silang nagbibingo ay kay Vanessa nakamasid habang kausap ang landlady na halatang iiyak na naman. Nag-uusap ang dalawa, halatang nagpapaalaman na. Binitbit ng lalaking driver ng inarkilang tricycle ng dalaga ang kanyang mga malalaking bag. Hindi talaga tatagal yan dito, hindi marunong makisama. Parang aso lang eh. Parinig ni Shai. Bawal ang busong mamon dito! Segunda pa ni Aling Lolit. Hindi iyon pinansin ni Vanessa. Kasado na naman na ang gagawin niya. Kinagabihan, bago mag-alas 12, tahimik ang buong kabahayan na tinutuluyan ni Vanessa. Maagang natutulog ang mga amo niya. Ang mga kasamahan naman niya ay ganon rin. Siya na lang ang gising. Maingat niyang binuksan ang pinto. Dala ang isang palayok na kasing laki ng bao. Naglalaman ng ilang dahon at batong hindi karaniwan ang itsura. Tuloy-tuloy, tumungo sa pinakasulok na likod bahay kung saan walang nakakakita o makakakita sa kanyang gagawin. Wala nang bintana sa parting iyon kaya doon niya naisip na gawin ang pagtawag sa itim na elementong nais niyang magbigay ng kaparusahan kapalit ng kanyang birhen na katawan. Sinindihan niya ang laman ng palayok. Saglit lang itong nagdingas. Ang apoy ay kulay asul. Kinuha ni Vanessa ang isang punyal na pilak na galing sa panyong kulay pula. Sinugatan na ang kaliwang palad. Pinatak sa nagniningas na laman ng palayok ang kanyang dugo. Panayang bulong ng mga salitang nais niya na sanang kalimutan ngunit kinakailangan na naman niyang bigkasin ngayon sapagkat hiningi na naman ang pagkakataon. Taimtim niyang pinaulit-ulit, inusal ang mga katagang tatawag sa elementong gagante para sa kanya. Ang limang asong GSD naman ay tahimik lang na nakamasid. Tila ba naiintindihan ang ginagawa ng kanilang pack leader. Isang itim na usok ang umangat mula sa nagbabagang dahon, bato at ilang piraso ng kahoy na dapdap. Manipis sa una ngunit habang tumatagal ay pakapal na ng pakapal ang itim na usok. Nagugis lalaking may matipunong katawan. Inabot ang kanyang pisngi ng anino na tila ba kinikilates ang kanyang pagsisilbihan kapalit ng matamis nitong esensya, ang kanyang pagkabirhen. Iba ang halimuyak ng babaeng hindi pa nahahaluan ng samyo ng isang lalaki. May mabango itong samyo na nakakapagbigay ng dagdag lakas at kapangyarihan sa mga elementong kampo ng dilim. Ito rin ang dahilan kung bakit ang laging iniaalay sa ritual at pagsamba ay isang babae, isang birhen, malinis, walang bahid dungis, handog na hindi kayang tanggihan ng mga malalakas at itim na elemento, at minsan, kahit pa demonyo. Ang katawan ng babae noon pa man ay sadyang sagrado, tagapagdala at tagapagluwal ng bagong buhay sa mundo. Katawang ang mga kurba ay sinadyang maging kaakit-akit. Noon pa man, ang pagiging babae at pagkababae ay napakamakapangyarihan. Karamihan ng babayla noon ay babae sapagkat ang kasariang iyon lamang o ang pagiging babae maging ang pagyakap sa gawi at panlabas ng kaanyuan ng babae ay maraming nagagawa. Kaya may lalaking mga babaylan na nagbibihis babae noon dahil ito ang mga dahilan. Ang babae kasi ay isa sa mga himala ng lumikha. Kaya nitong umakit ng kahit sino. Kayang magpalambot ng pusong bato. Kayang paibigin, tawagin, pasunurin ang kahit
kahit anong elemento. May kasabihan noon ang mga matatandang babaylan na ang pagiging babae o ang pagyakap sa pagkababae ay isa sa mga kailangan upang makatawid sa ibang mundo, spiritual o elemental. Makakapasok sa iba't ibang panahon maging ang pagtawag ng mga sinasambang anito, mga gawi at paraan ng ilang babaylan upang makapanggamot, makatulong, maging makapangyarihan o tumawag ng kakampi upang makagante sa mga hindi kayang kaaway, maging ng salbahe. Isa sa mga makapangyarihang impluensya noon ng mga babaylan na halos binubuo ng mga kababaihan na nang masumpungan ng mga mananakop ay pinilit putulin, sapagkat sa kanilang pinagmulan ang mga babae ay tanging tagapaghandog lang ng bata, alipin, o di naman kaya ay isang sunod-sunuran lamang. Lubha silang natakot sa kapanyarihan ng babae at sa mga kaya nitong gawin, kaya iniba nila ang nakasanayan. Binaba sa pedestal ang lahi ni Eva at kinulong sa paniniwalang ang babae ay halos kasangkapan lamang kung ituring. Walang boses, walang karapatan, at dapat ay maging sunod-sunuran lamang. Tinanong ng matipunong anino ang kanyang kailangan. Agad sumagot si Vanessa. Bumawi. Nais kong gumante sa pumatay sa aking alaga. Ang pasimuno, tanggalan mo ng kakayahang muling humakbang ang mga paa. Pahirapan mong kumonsumo ng pagkain. Unti-unting pagdosahin mo, natatagal ng 3 buwan. Bigyan mo na masasamang panaginip upang maging pag-idlip niya ay hindi siya makasumpong ng pahinga. Iparamdam mo ang takot, ang sakit na naramdaman ng alaga ko nang kinitlan niya ng hininga. Pinahid ng ilang daliri ng anino ang luhang bumalong sa kanyang mga mata. Saglit lumunok ng laway si Vanessa. Napapikit. Mainit ang palad nito. Nakakakalma. Ang mga kumain sa bawat himay-may ng alaga ko ay pahirapan mo ring kumonsumo ng pagkain. Puwera na lang sa mga bata na nadamay. Hindi nila alam ang tama at mali pa. Nais kong sa mga pinarusahan mo sila matuto at itanim nila na maling umabuso o manakit ng hayop na walang ginagawang masama sa kanila. At ang 4 na makakatingdi lang ayaw tumistigo nang ako ay unang kinulo ng pasimuno, bigyan mo na maraming singaw sa bunganga na hindi gagaling hanggat hindi sila nagbabago. Tumango-tango ang itim na anino. 2 kamay na sinapo ang mukha ng dalaga. Saglit dinaanan ang mga labi ng isang hinlalaki. Tila ba sinusundan ang bawat linya. Kinakabisado. Bago, nawala na lang bigla. Kasabay ng pagkawala rin ng dingas sa palayok. Tila nauupos na napasandal si Vanessa sa konkretong halike. Panayang hingal. Sadyang nakakapanghina ang presensya ng mga elementong tinatawag upang makipagkasundo. Alam niyang gagawin nito ang inutos niya. Walang labis. Walang kulang. Pagkatapos maikasa ang sumpa, ibibigay niya ang sarili rito. Kahit paulit-ulit, handa siya. Hanggang matapos ang kasunduan. Kung iyon ang kapalit upang magtanda ang mga taong nagkamalit sa pagbangga sa kanya. Gabi-gabi, pinapanood sa kanya ng itim na anino ang lahat tuwing matatapos ang kanilang pagniniig. Ang paghihirap ng siga tuwing kumakain, ang ilang beses nitong pagkahulog sa second hand na wheelchair, ang bawat pagsigaw nito tuwing naiidlip, ang malusog na katawan nito ay agad bumagsak. Pinalala ang maliit na komplikasyon sa atay at baga na galing sa bisyong pagiinom at paninigarilyo. Dahil wala ng kakayahan na magbanat ng buto, ang asawa nito ang naghanap buhay, mananahi sa isang pabrika at unti-unting nahuhulog sa isang binata roon.
Ang mga anak naman nila ay natutong asikasuhin ang sarili. Maigi at matino ang isip ng panganay. Dahil tumigil ng umutang sa tindahan ng alak at ilang pambisyo, kahit manawari ay nakakatawid sa araw-araw ang pamilya ni Mang Pido. Sadyang siya lang ang naghihirap. Nawala ang perwisyong siga sa lugar na iyon. Ang mga kainuman naman nito ay nagkaroon ng sugat sa lalamunan ng isang buwan rin. At bagamat gumagaling, muling nananariwa tuwing umiinom ng alak at namumulutan ng aso. Agad na napagtantong hindi gagaling ang mga sugat sa lalamunan kung patuloy pa rin ang bisyo. Sa madaling sabi ay tinigilan ng uminom at mamulutan ng aso. Ang apat na chismosa naman ay ganoon din. Gumagaling ang mga naglalakihang singaw sa loob ng bibig ngunit tuwing nanlilibak ng tao at gumagawa ng kwento, ay lalong lumalala ang mga sugat na lumilitaw na lang bigla sa loob ng kanilang bunganga. Isa pang pangyayaring naging aral sa mga tao roon. Ayaw man nilang aminin, alam nilang parusa iyon sa mga kasalanang ginawa nila. Hindi nila alam kung sino ang promotor ng sumpa o kulam na kanilang natamo sa dami ng inargabyado nilang tao. Ngunit kung una sa mga hinihinala na may pakana, si Vanessa talaga ang kanilang naiisip tuwi na. Walang nais tumulong sa mga pinarusahan. Ang katuwiran ng mga saksi ay gaba iyon sa kanila. Maging si Aling Loring ay lihim na natuwa. Aniya, husto na rin naman na talaga. Sabihin mang masama, ngunit hindi napunit ang matinis na pagkakangiti ni Vanessa nang tuluyang ipasok sa nicho ang sigang kinulam niya gamit ang itim na anino. Wala siyang pakialam sa mga naulila nito. Para sa kanya, nagbawas lang naman siya ng demonyo. Sakalang siya tuluyang nakahinga ng maluwag. Para sa kanya, hindi lang aso si Blacky. Pamilya niya ito. 5 taon niyang kasama sa pag-iisa. Hindi ito hayop lang. Anak na niya ito kung ituring. Maayos na nagpaalam ang dalaga sa mga amo at kasambahay kinabukasan. Sa mga GSD lang siya nahirapang magpaalam sapagkat napamahal na siya sa mga ito. Ngunit kailangan. Alam niyang kung babalik ang gaba sa kanya, madadamay ang mga taong malapit sa kanya o ang mga taong kasama niya sa iisang bubong, lalo ang mga GSD na alaga niya. Nais niyang solohin ang gaba na babalik. Masyadong maitim ang kasundo ang kinontrata niya. Mabigat iyon sa pamumuhay at ayaw niyang may inosenteng madamay. May puso pa rin naman siya at pinipilit niyang magpakatuwid. Ngunit may mga pangyayari lang talaga na humahatak sa kanya upang muling lumakad sa maling landasin. Ang totoo, halos imposible na bumitaw sa kasamaan ang tulad niyang itim na babaylan. Nasa dugo na niya ang karunungang itim. Bata pa ay tinuturo na. Ngunit pinalaki siya ng mga magulang na may puso. Ang nanay niya ay may lahing itim na babaylan. Ngunit kailanman ay hindi niyakap. Namatayan ito ng unang pamilya dahil rin sa gaba na tumama. Muling nagsimula at eto na nga siya. Maaga lang nawala sa piling niya ang mga magulang. Alam niya ang tama at mali ngunit marupok siya at mapaghigante na pinipilit naman niyang mamaniobra habang tumatanda. Bago maulila ay todo pangaral sa kanya ang mga magulang na maging iba. Hindi siya nangako ngunit alam ng Diyos na pinipilit naman niya talaga. Napakunot na o si Vanessa nang maamoy ang samyo ng burak at malansang dugo. Kasalukuyan siyang nasa loob ng kanyang bahay at nagbabasa ng libro. Maglilimang buwan na siya na nakatira sa pinagawang kubo sa gitna ng gubat, ang lupaing pinamana sa kanya ng ina. Kontento na siya sa pag-iisa. Tahimik na namumuhay at ito ang kauna-unahang bisita niya. Ang isang gaserang gamit ay pinalitan niya ng Petromax. Kumuha ng isang alampay na nakasabit sa tokador, binalot ang katawan.
Bitbit ang Petromax, lumabas siya ng payak na tahanan. Hindi matalas ang kanyang pang-amoy ngunit alam ng ilong niya ang samyo ng aswang. Isa iyon sa mga natatanging kakayahan ng isang babaylan, itiman o pula, sapagkat ang aswang ang kanilang natural na kaaway noon paman. 20 hakbang mula sa kanyang pintong kinatatayuan, tanaw niya ang tatlong malalaking itim na aso. Mga asong may pulang mga mata, mga aswang, na nakabalat kayong hayop. Hindi siya natatakot sa mga ito. Ang kinatatayuan ng mga asong itim ay hangganan na marka ng kanyang teritoryo. Kung sino mang lalagpas roon ay mapapaso, malalapnos ang balat. Anong kailangan nyo? Mahina niyang wika. Alam niyang rinig siya ng mga ito kahit bumulong pa siya. Ang tatlo ay naging tao, mga lalaki. May edad ang isa at nasa 30 naman ang dalawa. Hubot-hubad na nangingintab ang mga balat sa lana ng aswang. Nahaluan iyon ng uling upang bumagay ang itim na kulay sa gabi. Parang camouflage rin. Humakbang pasulong ang isang lalaki. Naihinuhan niyang ito ang pinuno. Saglit tumitig. Hinintay niyang piliin ito ang mga sasabihin. Halata kasi sa saglit itong pagtitig sa kanya at paglikot ng mga pulang mga mata. Ako si Rafael. Ito ang aking anak na si Permin at ang pamangking kong si Will. Nakita namin ang mga tanimong limpunara sa ibabang bahagi ng bundok. Kung maaari lamang sana ay bigyan mo kami, kapalit ng isang regalo. Anito, kumunot ang noon ng dalaga. Nang bukod sa tatlo, ay may 5 pulang mata ang nakita niya sa mga madadawag na halamanan. Nakatago. Tumango si Rafael, ang pinuno at sinabing dalin ang regalo o kapalit ng mga dahong kayang magtanggal ng lansa sa bibig ng aswang na kumakain ng tao. Hindi kasi mabubunot o makakapanguha ang mga aswang sa kanyang tanim na limpunara kung hindi niya ito ibibigay ng kusa. Alam niya yon. Bukod sa kusang malalanta ang mga dahon ay mawawalan ito ng mga bisa. Hindi nila kayang makatapak sa kinaroroonan ng mga ito sapagkat bahagi pa rin iyon ng kanyang teritoryo, ng kanyang pagmamarka. Hindi ako interesado sa mga material na bagay. Hindi ko kailangan yan, lalong hindi ko tatanggapin ang mga pagkain na galing sa inyo. Hindi ako mangmang. Wika ng dalagang tumalikod na at takmang isasara ang pinto nang makarinig ng munting kahol. Tila siya tinulo sa kinatatayuan. Tinipon ang emosyong hindi ngumiti at pinatigas ang anyo. Iyon ang kahinaan niya. Dahan-dahang humarap si Vanessa at mula sa isang matabang tapayan sa bunganga nito, may maliit na mga matang sumilip. Napalunok ang dalaga nang sumungaw ang mga maliliit na paa ng nilalang na tila ba kinakapa ang gilid ng tapayan. Yumuko si Permin at maingat na kinuha ang munting nilalang. Nilaba sa pinaglalagyan. Binaba sa lupang may malalagong bermudang damo. Muli itong tumahol na tila ba nanghahamon at kinalahig ang mga mumunting paa sa damuhan. Kumuyom ang mga kamao ng dalaga. Pinipigil ang sariling lumapit at hawakan ang nilalang. Ang tawag ng mga tao sa asong iyan ay asong gubat, sapagkat mas mainam silang alagaan at ipangaso. Sila rin ay... Alam ko ang tungkol sa kanila. Hindi ako mangmang. Putol ni Vanessa sa pagpapaliwanag ni Mang Rafael. Hindi porket may kailangan kami sa'yo, may karapatan ka ng bastusin ang aming pinuno. Maayos kaming nakikipagnegosasyon. Naiinis na wika ni Permin. Humalukip-kip si Vanessa. May karapatan ako mag-inaso sa pag-uugali dahil may kailangan kayo sa akin na hindi basta-basta makikita sa panahon ngayon. Kaya kong pawalang bisa ang mga limpunara anong oras ko man gustuhin. Nasa teritoryo ko kayo. Matuto kayong sumunod sa mga patakaran ko. Sopla muli ng dalaga. Napatungo si Permin. Kuyoma mga kamao. Pasalamat talaga ang dalaga.
hawak nito ang mga halamang kailangan nila. Tumikhim muli si Mang Rafael. Pagpasensyahan mo na kami, babaylan. Maaari mo bang tanggapin ang handog namin sa'yo? Mapagpakumbabang pakiusap ng pinuno. Humalukip-kip ang dalaga bago sumagot. Sige, maaari kayong tumungo sa dakong kinatataniman ng limponara. Binibigyan ko kayo ng 10 minuto. Dahon lamang, walang tangkay na isasama. Sige na, humayo na kayo. Anang dalaga, ang mga aswang ay agad naging itim na mga ibon. Mabilis na lumipad, tinungo ang pakay. Nang masigurong wala na sa paligid ang mahigit 10 aswang, ay sakalang nilapitan ni Vanessa ang tuta. Binaba niya sa lupa ang bit-bit na Petromax. Sumingasing ito na tila ba kakagatin ng dalaga bigla. Pinalabas ang maliliit na pangil. Natawa ng mahina si Vanessa. Kinuyom ni Vanessa ang isang kamao at nilapit sa nguso ng tuta. Agad naman itong kinagat iyon na sinundan ng dalaga ng pagpitik sa munti nitong ilong. Agad binawi ng tuta ang mga ngipin na binaon sa kanyang kamao. Nasaktan. Bad. Wika niya. Dahil nasaktan at napaatras sa pitik na nakuha sa ilong, ngumoy-ngoy ang tuta, sumalampak sa lupa. Natawa muli ang dalaga. Nilahad niya ang kamay na kinagat, pinatihaya, gamit ang 2 daliri, ang hintuturo at ang gitna, bahagyang kinamot ang baba nito. Napapikit ang munting aso, umangat pa ang isang paan nito na inaabot ang parteng kinakamot ng dalaga. Agad binawi ni Vanessa ang mga daliri. Hinintay na lumapit ang tuta sa kanya na agad namang ginawa nito. Tumalon ito ng paulit-ulit. Tila ba nagpapakarga? Napatingin ang dalaga sa tiyan nito. Lalaki. Muling nilahad ni Vanessa ang 2 palad. Pinagdikit. Kusang sumamparoon ang tuta at maingat niyang inangat. Dinilaan naman ng tuta ang parteng kinagat nito kanina sa kanya. Na tila ba humihingi ng paumanhin sa kapangahasang ginawa. Good boy. Aniya. Tinanghali nagising si Vanessa, panay ang tilaok ng mga manok niyang alaga. Pupungos-pungos siyang bumangon. Masyadong napuyat sa ilang librong binasa. Tumungo siya sa munting banggirahan. Nagparikit na apoy. Sinalang ang initan ng tubig. Bago tumungo sa bintana, binuksan. Inabot ang kahoy na nagsisilbing tukod upang hindi iyon bumagsak. Sid! Tawag niya. Agad bumukas ang pintong sawali. Sumungaw roon ang alaga niyang kasing kulay ng lupa ngunit may mga linyang itim na kalat sa balahibo. Normal lang ang laki ni Sid. Kasing laki lang ng mga aspin o mga asong Pinoy na kakalat-kalat madala sa kalye. Ngunit ang lahing kinabibilangan ni Sid ay kakaiba. Kalahating sigbin ito at kalahating aso. Sa umaga mukhang normal lang na aso kung titignan, ngunit kayang tumalon o umigkas ng mataas ni Sid. Ang kuko nito ay nagpapalituwing 3 palit ng bilog na buwan. Ang balahibo nitong katulad halo sa balahibo at itsura ng tigre ay madaling ikuble sa kasukalan. Camouflage. Magaling itong mangaso at malilikse ang mga binte. Iba rin ang pang-amoy, mas matalas kumpara sa ordinaryong aspin. Alam agad nito ang mga dayong nais umakyat o tumungo sa kanyang teritoryo. Kadalasan tawag sa asong katulad ni Sid ay asong gubat o witch dog. Isang uri ng asong sa Pilipinas lang matatagpuan at nagmula. Maangas pa sa asong ginagamit sa dogfight. Mabilis pa sa mga trained na hunter dogs. Ngunit sa gabi, nagbabago ang taas at laki ni Sid. Mas aktibo ito sa gabi dahil nangangaso ito ng kakainin. Paborito nito ang baboy ramo, manok na ligaw na sadyang pinaparami ni Vanessa sa kanyang lupain para sa alaga. Tuwing bumababa ang dalaga sa bayan ay ito ang taga-bitbit ng kanyang bayong, personal na bodyguard.
Isang bata ang sumalubong kay Vanessa at sa alaga niya. May dala itong bola. Kilala ito na mag-amo. Iilan ito sa mga batang kinakausap at hinahayaan ni Vanessa ang lapitan ni Sid. Dahil trained naman niya ito na hindi manakit o maging aggressive sa mga paslit. Saglit lang naglaro ng fetch ang bata at si Sid. Inawat na agad ito ng dalaga sapagkat marami pang gagawin sa tahanan niya. Natutuwang kumaway ang batang lalaki sa papaalis na ng mag-amo. Nang hindi na nito matanaw ang dalaga ay bumalik na ito sa inang nagsasalansa ng damit sa basket galing sa sampayan. Isang ginang ang lumapit rito. Bakit mo hinahayaang lumapit ang anak mo sa babaeng yun? Eh kung kagatin yung anak mo nung aso. Ngumiti na matipid ang sinabihan ng ginang. Isa at kalahating taon na mula nang dumating sa bayan natin si Vanessa. Isang taon na rin halos siyang kalaro ni Junior. Wala akong nakikitang masama roon. Mabait ang aso niya, kaya tiwala ako. Woo, kahit na! Ang weirdo ng babaeng dayo na yan. Natawa na lamang ang ginang. Hindi siya dayo. Kung tutuusin, kanya ang isang ektaryang lupa na kinatitirikan ng kanyang bahay. Taga rito ang mga ninuno niya at dito rin daw siya pinanganak. Yun nga lang, hindi siya rito lumaki. Paliwanag ng ginang. Eh, ang bulong-bulungan sa merkado at sa ilog na igiban. Eh, mangkukulam raw yan. Susugpa nito. Tuloy yan tumigil ang ginang sa ginagawa. Humarap sa kumare. Tingin ko, kung totoo yun, hindi naman ata siya mangungulam ng basta-basta. Huwag kang humusga agad. Pangaral niya. Tuloy ang napipi ang kumare nito. Hindi nakuha ang nais na komento at pagsakay sa chismis dahil sa pagkapahiya ay tumalikod na lang. Nang makalayo na ang chismosa ay sakalang nagwika ang paslit. Basta ang alam ko po, nanay, mabait si Ate Vanessa at si Sid. Natuwa sa sinabi ng anak. Kinuskos nito ang buhok ng paslit at hinalikan. Wala sa sariling, napatingin ang ginang sa kabundukang malapit. Bahagya siyang nag-aalala para sa dalagang mag-isang naninirahan sa paanan ng bundok. Ngunit alam nito na hindi iyon pipiliin ang dalaga kung hindi naman ito kaya.